Doon naman po sa likod natin, makikita ninyo yung white beach dito at napakagandang kulay ng tubig po ng West Philippine Sea. Grabe ka po, napakaganda ng kabunduan dito. Kompleto, Ricardo's din dito sa Ilocos Sur, no? Kabunduan, karagatan, magandang kalsada. Kung mapapansin nyo po na nilagyan na nila ng harang yung tulay para po maiwasan na rin daanan ng mga motorista dahil nga po sa kalumaan ng tulay. Grabe, napakaganda ng Pilipinas, guys. Sarap. Wala pa kaming matutulogan ni Kapo hanggang ngayon. Ako, mukha matutulog kami sa tabi-tabi. Isang mapagpalang umaga pong muli sa inyo lahat at welcome po tayong muli sa ating panibagong moto adventure. Sa ngayon po ay andito tayo ngayon sa Arco ng probinsya ng Ilocos Sur at kung makikita nyo po sa likod natin ay kasalukuyan po itong ginagawa. Mas pinapaganda at mas pinapatibay po ang tanyag na Arco ng Ilocos Sur. Kapag po kayo ay papasok na ng Ilocos Sur, wag na wag nyo po kakalimutan na huminto dito dahil marami pong mga turista ang humihinto rito para lang po magpa-feature sa Arco ng Ilocos Sur. Ito pong paglalakbay na gagawin natin sa probinsya ng Ilocos Sur ay espesyal. Dahil po ngayon, ang una naming pagsasama ng ating bagong makakasama sa ating mga gagawin na moto adventure, pinapakilala ko po sa inyo si Lakbay. Ito po ang ating bagong motor na makakasama sa ating gagawin na moto adventure. At gusto ko pong ipakilala sa inyo ang makakasama natin sa ating gagawin na pag-explore dito sa probinsya ng Ilocos Sur. Isa po ito sa ating kaibigan na kaparehas po na ginagawa nating content ang pagbabahagi ng ganda ng Pilipinas gamit ang motorsiklo. Pinapakilala ko po sa inyo si Kapo, Ride Your Life PH. Woo! Magandang umaga sa inyo mga Kapo at samahan nyo kami at sabay-sabay nating ipagmalaki ang ating bansa dahil napakaganda nito. Sa akin pong mga followers at mga subscribers, silipin nyo din po ang page, Facebook page po ni Kapo, Ride Your Life PH, sa kanyang YouTube at Facebook para makita nyo po ang magkaibang istorya ni Unico, ang inyong lingkod, at syempre si Kapo. So simulan na nating lakbayin ang ganda ng probinsya ng Ilocos Sur! Let's go! Game! Alright, tapos na tayo sa bayan ng Santa Cruz. Ang ganda rin ng tanawin dito. Makikita nyo rin yung magandang kabungiran. Tapos may mga magagandang ano din, mga kabundukan. Ang first stop natin dito sa Ilocos Sur, pupuntahan natin yung Old Quirino Bridge o yung tinatawag din nila na Banawang Bridge. Napakaganda ng scenery doon. Papakita namin sa inyo yung magandang tulay dito sa Ilocos Sur. Isang tanyag na pinupuntahan ng maraming turista. Kapo, papasok na tayo ng Canton City. Alright. Ayan yung Canton City Bypass Road. Kakanan tayo papuntang Bigan, di ba? Yes, kakanan tayo para ipapunta yung traffic dito sa bayan ng Canton. Ah, okay. So, kakanan tayo dito. Canton City Bypass Road.
Yan, sa mga pupunta po ng Vigan, dito po kayo dumaan. Ang ganda ng ano dito, ang ganda ng view. Maganda rin yung bypass na dinadaan na namin ni Kapo. Two lane, magkabila. Tapos maganda yung view na makikita nyo rito. Wow, Kapo, dito na tayo sa Coastal Road ng Santa Maria, Ilocos Sur. Grabe, kakaiba din ang ganda ng Coastal Road dito sa Ilocos Sur. Napahinto po kami sa bahagi ng kalsadang to sa Santa Maria, kung saan ito po yung tanawin dito sa Coastal Road na dadaanan ninyo. Makikita nyo po na napakaraming rock formations, tapos may mga turista rin na pupunta ron para pagmasdan po yung napakagandang tanawin dito. Doon naman po sa likod natin, makikita ninyo yung white beach dito at napakagandang kulay ng tubig po ng West Philippine Sea. Alright, Kapo, dito na tayo. Welcome to Narvacan. Yan o, welcome to Narvacan, Ilocos Sur. Uy, traffic. Ay, may ginagawa dito. Grabe, Kapo, napakaganda ng abunduan dito. Ganda na o. Kaya hindi mo mapipigil ang huminto dito para pagmasdan muna. Dahil ilang oras na kami nagbabiyahe ni Kapo. Simula alas 10 ng gabi, umalis kami ng Pulilan. Pero si Kapo, nanggaling pa yan ng Paranaque. Kaya ngayon, nakaramdam na kami ng antok ni Kapo. So, intay na namin makarating kami sa Olquirino Bridge, sa Banawang Bridge. Then siguro doon, mag-explore tayo, kumain. And then, hanap kami ng pwesto na para makatulog din. Pero dahil na nakikita natin yung mga ganyan tanawin, nakaka-relax pa ako, talakas pa ng amin. Oo naman. Grabe. Ano yun nandun na yun? Parang may sa tok-tok. May grotto. Ha? May grotto? Oo, may grotto. Napakaganda rin ang rock formation dito sa kanang bahagi natin. Then, dun yan sa kaliwa natin, Coastal Road. Kompleto, Ricardo's din dito sa Ilocos Sur, no? Kabunduan, karagatan, magandang kalsada. Kaya talaga mawiwili ka magpabalik-balik sa probinsya ng Ilocos Sur dahil sa napakagandang tanawin dito.
Na-champuan lang namin ni Kapo ngayon na panahon ng amihan. Kaya habang nagbumotor kami, ramdam namin ang malakas na hangin. Kahit po pagpapalipad ng drone ay nahihirapan kami dahil ang lakas po talaga ng hangin ngayon dito. Grabe kalsada nito nga po, twisties din oh. Ito, ito, nabangki lang po. Grabe. Oo. Maganda, ano? Oo. Maganda, ano? Maganda, talaga mga motorista dito, sigurado ako. Napakaganda. Kapo, tingnan mo yung nasa kanang bahagi natin. Grabe, napakaganda ang mga kabunduan yung madadaanan nyo dito. Grabe, kakalula. Grabe, sobrang lakas ng hangin ngayon dito. Mawawala yung balanse mo sa pagmamotor, oh. Noong nag-north loop kami ni Brad, noong dumaan kami sa bahagi ng kalsadang to, hindi ganito kalakas yung hangin na na-encounter namin. Ngayon, tinan nyo guys, oh. Sobrang lakas. Alright, papasok na tayo sa Old Quirino Bridge. Tingnan nyo guys kung gaano kaganda ang tanawin dito. Grabe, sobrang lakas ng hangin. Ay, grabe, ganda. Wow. Grabe, nakakamanga talaga yung ganda ng Old Quirino Bridge. O tinatawag din itong Manawang Bridge. Yung nakakalulang laki ng kabundukan na makikita nyo rito habang binabaybay nyo itong tulay na to. Susubukan namin ni Kapo pumunta ron sa kabilang tulay para mapakita namin sa inyo. Dahil nung nakaraan na nag-north loop kami ni Brad, hindi namin ito nahintuan masyado dahil lang mamadali kami. So nakarating na tayo, Kapo Unico. Oo nga, sa wakas. Tampong oras na biyahe, nandito na tayo sa Banawang Bridge. Pero bago tayo pumunta ng Bigan, magbabrunch na muna tayo. May masarap na kainan dito. Tanaw mo yung tanawin ng Banawang Bridge. Tara. Alright, so puntahan na natin. Wow. The breathtaking view of Panawang Bridge, the Old Quirino Bridge. Ito yung sinasabi ni Kapo na kainan dito.
Okay, so mamamahinga muna kami ni Kapo dito. Titikman yung masarap daw na pagkain dito. Ito yung pinakaloob ng Lovinas Eatery. So tingnan natin kung ano yung pwedeng mapili dito na mga ulam na ino-offer nila. Ito yung mga pagkain na pwede nyo pagpilihan dito. Itong piniritong maliliit na isda na biya. Tapos ito naman yung pinaksiw. Sabi ni nanay, ito daw yung specialty dito sa Ilocos Sur. Meron ding dinakdakan, meron ding igado, tapos merong adobong baboy at pansit. Tortang talong, meron din. Ito naman yung gulay na mabibili nyo dito, buto ng string beans. Ayan. Knife order po nitong pinaritong biya, tapos pinaksiw na biya, saka po itong dinakdakan. Unahin muna natin yung dinakdakan. Para siyang ano? Tokwat baboy. Ganun yung lasa niya. Na parang sisig, ganun, ganun yung datingan. Ito naman yung tikman natin, yung pinaritong maliit na biya. Malutong siya. Kaya kahit yung tinik, makakain mo. Siyo na biya. Tatlong pagkain dito, Kapo. Ano? Kumain na tayo. Solid, solid. Ito ang Old Quirino Bridge o mas kilala din sa tawag na Banawang Bridge. May haba itong 456 meters at nagdudugtong sa mabatong kabundukan ng bayan ng Santa at Bantay sa probinsya ng Ilocos Sur. Ang magandang Quirino Bridge ay pinangalan sa dating Pangulong Elpidio Quirino, ang ika-anim na Pangulo ng Pilipinas. Naging tanyag ang tulay na ito at hinangaan ng marami dahil sa nakakamangang disenyo ng arkitektura ng kanyang napakagandang panoramic view na napapalibutan ng mga kabundukan at malawak na ilog ng Abra. Kaya naman ito ang mga dahilan kung bakit ang Old Quirino Bridge ay itinuring na isang iconic symbol ng Ilocos Sur. Andito na po tayo ngayon sa lumang tulay ng Banawang Bridge na nakukonekta po sa bayan ng Santa at bayan po ng Bantay. Kung mapapansin nyo po na nilagyan na nila ng harang yung tulay para po maiwasan na rin daanan ng mga motorista dahil nga po sa kalumaan ng tulay. So sa ngayon po ay pinupuntahan to ng maraming turista na dumarayo po sa probinsya ng Ilocos Sur dahil po itong tulay ng Banawang ay isa na po sa tanyag na tourist attraction dito sa probinsya ng Ilocos Sur. Sa kasalukuyan po, ang dinadaanan ng mga motorista ngayon ay yung tulay na yon na nakikita nyo sa likod ko. Yung kaninang dinaanan natin na tulay na mayroong harang na kulay orange. Ito na po yung tulay na dinadaanan ng mga motorista kapag pupunta ng Bigan. Kapag po kayo ay napasyal dito sa probinsya ng Ilocos Sur, puntahan nyo po itong Banawang Bridge. At sigurado po, marirelax kayo sa ganda ng tanawin dito.
Diniretso namin ni Kapo yung kalsada na to dahil naku-curious kami kung anong itsura. Wow! Kapo, ganda! Sabi ko sa'yo, wala ka natin puntahan to kasi naku-curious tayo. Tignan mo na yung ano. Grabe. Para siyang Amboklaw Dam, no? Wow! Yun lang, talagang nakikita natin yung panganib dito sa bahagi ng kalsadang to. At mukhang prone nga sa landslide. Marami ding mga nahuhulog na mga malalaking tipak-tipak na bato. Ah, ito pala yung Banawang Pump Irrigation System. Ganda dito, Kapo. Oo, Kapo. Wow. Ganda, oh. Ganda ng ano, ilog sa baba. Grabe, napakalawak. Tingnan natin kung maganda ito. Saan kaya tatagusto ka po, no? Hindi ko rin alam. Misan sa mga lugar na bago sa ating mata, tapos nakikita natin na ganito kaganda. Talagang na-attempt tayo na pasukin. Dahil gusto namin alamin kung saan tumatagos itong kalsada na dinadaan na namin ngayon. Tanong ka, Kapo. Ay, maganda nga po. Anong tagos yan po? May mga nagsasabi yung nagsibutik tayo doon. Ah, okay. Sige, putahan natin. So, yun. Nagtanong tayo doon sa kay ate. Ang sagot niya, itong kalsada na binabaybay namin ngayon ni Kapo, ito pala ay kalsada na tatagos o kukonekta sa Abra. Pero hindi pa siya tapos. Oo, yun lang at hindi pa nga daw tapos itong kalsadang to. So tingnan natin kung hanggang saan yung kalsada na to na hindi pa tapos. At sabi nga po ni ate na meron daw pong view deck dito. So puntahan natin. Grabe, scenic road. Grabe, napakaganda ng Pilipinas, guys. Kaya talagang hindi nakakasawa na mag-explore. Tuklasin pa yung mga natagong kagandaan ng bansa natin. Dito pa lang yan sa Luzon, lalo pa kaya sa parte ng Visayas at Mindanao. Uhuu. Ay, napakayaman ng bansa natin sa napakagandang kalikasan. Yun, ito pala yung pinakatagusa na sinasabi ni ate. Ito na yung dulo. Ayun nga, ito na yung pinaka ano, pinakatapusan. Oo. Tapos merong ilog. So magtatayo ng tuloy dyan, Kapo, no? Magtatayo. Silipin natin. Kaya ba? Itong kagandahan sa bago natin kasama sa paglalakbay, itong silakbay, sa mga ganitong klaseng kalsada, nako, kayang-kaya niya to. Hanggang dito lang po yung kalsada na binaybay natin na magkukonekta po sa probinsya ng Abra. So doon po sa kabilang bundok, nakikita natin na nakahulma na po yung kalsada na gagawin sa gilid ng kabundukan na yan. At sa mga susunod po na moto adventure na gagawin natin ay babalikan natin to kapag po natapos na itong scenic road na magkukonekta po sa Ilocos Sur at sa Abra. Di ba, Kapo? Tingnan mo, isipin mo na lang kapag nakonekta to, siguro mas mapapadali yung pagbiyahe mo kasi kung pupunta ka ng Abra at galing kang Bigan, eh dito ka na dadaan. Oo, the best. Okay, let's go.
Merong view deck dito. Silipin natin. Ang lalaki ng mga bato. Yeah, yeah. Yan ang gustong gusto nung bago nating motor na si Lakbay. Yung mga ganitong off-road. Which is si Maxi, kayang-kaya din naman. Ang pagkakaiba lang sa kanila dahil maganda nga po yung suspension ng ADV 160. Lubog ako. Oh, madulas yan nga po ha. Lubog ako. Sa kabila. Yan. Ito po yung tinatawag nilang view deck dito sa Barangay San Mariano, sa bayan po ng Bantay. So, puntahan natin yung pinakataas para makita natin kung gaano kaganda ron. Wow! Tingnan nyo naman kung gaano kaganda rito. Andito pa lang tayo sa unang palapag. Eh, makikita nyo na yung mga nagaganda kabundukan na nakita natin kanina. Puntahan pa natin yung pinakataas. Woo! Grabe! Nandito na tayo sa pinakataas itong view deck. Wow! At sabi po ng mga lokal na nakausap natin dito na ito pong bundok na nakikita ninyo sa likod ko, yan po pala ay parte na ng Abra. So yung kaninang kalsada na hindi pa po tapos, pagtawid po natin sa kabilang bundok, yung po pala ay sakop na ng probinsya ng Abra. Alright, so kapag po nagawa ang kalsadang ito, ay mabilis po tayo makakarating sa probinsya ng Abra. Ganda dito, grabe. Puntahan nyo to guys. Pag napunta kayo rito sa Banawang Bridge, dumiretso lang po kayo at makikita nyo rito mas magandang view. Solid dito. Welcome to Bantay, Ilocos Sur! Welcome to Bantay, Ilocos Sur! So, naibahagi na namin sa inyo ni Kapo ang Old Quirino Bridge. So, ngayon po ay papunta na kami ni Kapo sa Vigan City para doon naman po tayo mag-explore at doon naman po namin kayo ipapasyal ni Kapo. Sige, Kapo. Yan, ito yung pinaka-arko ng Vigan. Pagpunta kami ni Kapo ngayon sa Calle Crisologo. Dahil magpo-food trip kami. Yun. Puntahan natin yung mga nagagandahan na ancestral house sa Calle Crisologo. Daming mga turista, oh. Ayan, ito talaga yun. Picturean. Ayan. Maraming mga turista ang pumipwesto rito para magpa-picture. At ngayon ay matitikman na natin ang isa sa pinagmamalaking pagkain dito sa bayan ng Bigan. So, tara tikman na natin. Grabe. Sobrang lutong. Tumahan pa ng suka na Ilocos. Sarap. Sulit na sulit ang napakalayong biyahe na ginawa namin ni Kapo. Sarap. Mainit, no? Oo. Oh. Mainit pero sobrang sarap, grabe.
Si Kapo, bumiyahe pa. Wala parang yake. Hanggang dito sa Vigan para matikman lang yung empanada. Tatlong taon ko na itong ginagawa. Isang beses sa isang taon. Sulit ang sapong ako sa biyahe. Harap ka po. Hindi nagbabago. Oo nga pala, ang mga sahog na ginamit sa empanada na to ay papaya. Ito ka po, pakita mo ka po. Papaya, tapos meron siyang itlog. And then meron siyang langgunisang vegan. Vegan longganisa. Yan, ito. At meron pa tayong gusto tikman dito sa vegan, itong okoy. Yan, pakita mo ka po. So halagang 50 pesos, makakaroon na kayo dito ng okoy. Yan. Siyempre, lagyan mo na natin ng suka. Gagawin na lang natin to. Iba talaga natin kapag bagong luto eh. Oo. Mainit. Init, pero... Mmm. Wow. Tapos, sarap. Pesos lang, no? Oo. Sarap, grabe. Mmm. Lasang lasa mo yung ano eh. Yung hipon. Tapos meron siyang maliliit na parang alamang. Basta malasa siya. Sobrang solid ka po. Sarap na itong iulam sa kanin. Eh, wala tayong kanin dito. So, oh na yan, dahil tayo. Sarap, grabe. Hindi lang mayaman sa magagandang tanawin ng Pilipinas, mayaman din sa masasarap na pagkain na kagaya nito. Kaya kayo, pag mamamasyal kayo sa magagandang spot dito sa Pilipinas, syempre kailangan tikman nyo din yung masasarap na pagkain sa bawat lugar. Dito na tayo sa mismong pinakakalye Crisologo. At dito makikita ninyo ang napakaraming ancestral house. Yan. Isa ito sa pinakasikat na tourist spot dito sa Vigan. At dito marami kayong mabibili na mga pasalubong, iba't ibang klaseng pasalubong. Yan, merong cheese puff, mga banana chips, garlic, ano to? Chicharon. Chichacorn. Ah, chichacorn, yan. Diba, apat-sap po. Sobrang dami nyong pwedeng pagpilihan dito. Yan, may mga cup, may mga handcraft, meron din mga t-shirt na printed ng vegan, yan. Ito yung mga lumang bahay dito na sa loob, makikita ninyo, yan, marami ding mga iba't ibang klaseng pasalubong ang pwede ninyo mabili. Yan, nata nyo, ang dami mga turista na namimili. Iba't ibang klaseng produkto rito sa vegan, ha? Mga bugs. Yan, mayroong mga bayong. Isa pa sa talaga namang nagbibigay na kagandahan dito sa vegan is yung napakadaming kalesa na hila-hila ng mga kabayo dito. Ayan, no? Kaya magandang gabi po. Magkano po yung renta sa, ano, sa pagsakay ng kabayo? 200 lang, sir. 200. Yun, sa mga followers and subscribers natin, pagpunta kayo dito sa vegan, kapag gusto nyo sumakay sa kabayo, 200. Good for 1 hour po. Yun, good for 1 hour, then lilibot na po dito sa mismong buong Calle Crisologo. Pupunta po sa mga pasyalan, sir. Yan, pupunta rin sa mga pasyalan. 200 pesos, isang oras, makakasakay na kayo dito sa kalesa, hila-hila ng kabayo. Maraming salamat, sir. Alright. Kapo, time check. Alas 7 ng gabi. Ngayon, alas 7 na ng gabi. Kanina lang, nakatulog kami ni Kapo doon sa may Bangawan Bridge. Hanggang ngayon, gising pa rin kami at ito pa kamo. Wala pa kami matutulogan ni Kapo hanggang ngayon. Ako, baka matutulog kami sa tabi-tabi. Naghahanap pa kami dito ng transient house na pwede namin tulungan ni Kapo.
So, kasi nag-enjoy. Marami naman daw, kaso hahanapin namin, wala kaming bookings. And ang system kasi dito, online bookings. At kung mapapansin nyo, ang daming mga turista. So baka mahirapan tayong makahanap ng transit. Yes. Hopefully sana makahanap tayo, kundi wala na. Mabalik kami doon sa Banawang Bridge para doon na lang kayo matutulog ka po. Dahil nga kinabukasan, ang i-explore naman natin is Cordillera Region. Punta tayo sa probinsya ng Abra. Yan, meron kami napagtanongan dito na babae. Meron daw dito na transient house para sa mga rider na kagaya namin. So yan, tingnan natin kung okay. Para ma-recommend ako din sa inyo kapag pupunta kayo dito sa Wigan. Ito yung room na binigay sa amin, room 105. Kaya tingnan natin kung okay dito. So ang room rate nila dito, transient house, 1,200. So good for two. Share na kami ng room dito ni Kapo. Ayan, makikita ninyo. Merong TV, may aircon. At ito ang pinakaro. Yan. So ito talaga yung gustong-gusto namin na mahiga na. Grabe, tinawa guys. Kapo, pagod na pagod. At ang kagandahan dito sa room na to, tinatawag na ako ng kama. Meron siyang sariling CR and then may shower doon. Okay. Okay na to. Goods na to sa 1,200. Nandito tayo sa Wigan. Alam naman natin na peak season ngayon. Yan, peak season. Today, this month is December. Pinakamura na yung bito na. Oo. Andas na ka nandito tayo sa Wigan. Kaya okay na tong presyo na to. Alright. At naibahagi na po namin sa inyo kung gaano kaganda ang probinsya ng Ilocos Sur. Yan, kasama natin si Kapo. Yan, si Kapo. At syempre, gusto ko nga palang sabihin sa inyo na sobrang saya ko sa ating bagong motor na ADV-160. Which is pares lang naman sila ni Maxi na malakas. At si Maxi, alam naman natin na marami nang napatunayan sa ginagawa nating moto adventure. So ngayon ay magpapahinga muna si Maxi, pero hindi natin siya ibebenta dahil sobrang may sentimental value po sa akin si Maxi. At yun po ay legendary na motor natin. Doon po tayo nagsimula. Ngayon si Lakbay ang makakasama natin sa ating gagawing moto adventure. At gusto kong marami pang mapatunayan si Lakbay sa inyo at sa akin sa pagbabahagi ng ganda ng Pilipinas. Okay, so bago natin tapusin ang ating moto adventure, ay mag-shoutout muna tayo. Okay, shoutout po kay Vec Dison at Ella Gamilde. Lagi daw po silang nanonood ng mga vlogs natin. Yan, maraming salamat po kay Trisha Villanueva. Shoutout din kay Margen Isabela Ilesha. Yan, maraming salamat po. Shout out Dimoto Couple. Shout out Jason Ted Santos. Shout out din kay JC Valderrama. Shout out kay Robert Miguel Huevos. Shout out din kay Marites Mejia. Pa-shout out daw sa bayo niya at idol daw po tayo. Maraming salamat po. At 'yon si Sir Nestor Togono ng Taguig City. Yan, shout out po sa inyo at shout out din kay Ma'am Lucita Pelisigas. Shout out kay Isa JC. At gusto ko nga palang i-big shout out itong nag-PM sa atin, si Ma'am Princess Diane D. Ang sabi niya daw po ay favorite daw pong pinapanood ng kanyang mga anak yung ating mga ginagawang content sa YouTube. Nagmamaraton daw po sila. Maraming maraming salamat sa mga chikiting na si Miggy Asher and Sebi Biglete. Yan, maraming maraming salamat sa inyo. At kahit kayo ay mga bata pa, nanonood kayo ng mga vlogs natin. Kaya pipilitin natin na walang pangit na salita. Puro magandang tanawin lang ang makikita ninyo. Yan, maraming salamat, Miggy Asher and Sebi Biglete. Yan, thank you so much. God bless. At papatuloy po ang ating paglalakbay. Pupunta po tayo ng Cordillera Region. Pupuntahan natin ang probinsya ng Abra. At yun, marami po kaming plano ni Kapo. Yan si Kapo. Kapo, hello! Yan, silipin niyo po yung channel, Ride Your Life PH. Si Kapo po, isang underrated na moto vlogger PH. Yan, maraming maraming salamat. Lagi natandaan, keep safe, ride safe, God bless. Bye-bye, yahoo! Yeah, boy! Alright!